pwede ba kita makausap? Ano pa bang pag-uusapan natin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Papayag na ako na hindi sabihin kay Analyn na ako ang totoong tatay niya. Pero... Sandali. Papayag ka, pero may pero. Pero hindi mo na siya pipilitin na mag-resign sa Apex. At hindi mo na siya ilayo sa akin. At sa tingin mo, papayag ako? Hindi, RJ. Huwag ka muna mag-desisyon agad. Pag-isipan mo muna yung sinabi ko sa'yo. Walang malalaman si Analyn tungkol sa akin. Pero hindi mo siya pilitin na mag-resign sa Apex. At hindi na kayo lilipat ng bahay. That's the deal. Deal? Anong deal yon? Robert, anong deal yung narinig kong sinasabi mo kay Lyneth? It's about the residency of Dr. Santos. Kaya pag-isipan mo mabuti ni si Santos ang deal na sinabi ko sa'yo. And remember, this deal is confidential according to the rules and regulations of the hospital. Kaya hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino ang deal natin as per the instructions of the medical director. Apo, Doc. Lyneth, ano yun? Anong napag-usapan niyo? Meron kasing inalok sa akin si RJ na deal. Anong deal yun? Ang sabi niya, hindi daw niya sasabihin kay Analyn ng totoo. Pero, hindi ko pwedeng pag-resignin si Analyn sa ospital at saka hindi kami pwedeng lumipat ng bahay. Sabi na nga ba eh. May kapalit niyang pagpayag ni RJ na yan eh. Nakakaloka. Teka muna. Paano niyo na pag-usapan niya? Buti hindi kayo narinig ni Ma'am Moira. Ayun na nga eh. Bigla na lang sumulpot si Ma'am Moira. Ako natatakot na nga ako kasi nga na dito yung pamilya ni RJ. Paano na lang kung malaman ni Ma'am Moira yung totoo? Pwede patay kami dalawa ni Analyn. Ako siguradong aawayin niya kami. Kaya nga dapat talagang lumayong na kami dalawa ni Analyn dito. Ano ka ba? Paano kung hindi ka pumayag sa gusto ni RJ? Paano kung sabihin ni RJ kay Analyn yung totoo? Ay di lalong gulo. Nako, Lyneth. Blackmailing yan. Mali yan. Babalasahin ko yung doktor na yan eh. Hindi naman sa kinakampihan ko si Sir RJ. Pero di ba, parang mas mapoprotektahan niya kayo ni Analyn kapag pumayag ka doon sa gusto niya at lalong walang makakalam ng sekreto niyo. Tama nga, Lyneth. Mas siguradong hindi kakalat yung tungkol sa mag-ama pag pumayag ka sa gusto ni RJ. Hindi, tsaka ano eh. Baka gusto rin niya mapalapit kay Analyn kaya ayaw niyang umalis siya dito. Tama din naman yon. Bakit kaya hindi mo bigyan ng chance? Hindi. Nabuhay kaming dalawa ni Analyn na wala yung tatay niya. Ngayon ko ba siya kakailanganin? Aba, Lyneth, ikaw yan. Sa'yo yan. Hindi mo ba nakita yung iyak ng bata kanina? Kung gano'n niya mamimiss yung mga kasama niya sa ospital at napamahal na rin siya doon sa mga taong yon? At sa palagay mo ba, hindi kasama si RJ sa mamimiss ni Analyn? Aba, Lyneth, huwag naman puro sarili mo lang at yung damdamin mo lang iniisip mo. Isipin mo rin naman ang damdamin ng anak mo. Lyneth, ganito ah. Ano ba mas importante sa'yo? Yung hindi niya malaman yung sekreto mo o maging masaya siya? Karen, sandali lang, si ER lang ako ha. Sure, si ER, babalikan mo pa na. Karen, kanina ako pa hinahanap si ER. Bakit? Teka lang, may ginagawa ako. Ano ba yan? Eh, nakisuyo kasi sa akin yung neuro department. Sira daw yung printer nila. Ito, piniprint ko yung memo para doon sa participant ng neuro critical care symposium ba po? Ay, talagang sayo sila. Symposium? I know that. Hello po, Doc. I represent the neuro department. Ay, oo nga po, Doc. Actually, kayo po yung magre-represent ng neuro department. Pero dalawa po kayo dito eh. Ha? Dalawa? Sino isa? Si Doktora Analyn Santos po. What? Are you sure? Nag-resign niya si Analyn, bakit kasama pa rin siya? Actually, Doc, hindi po natuloy yung resignation niya. Yung daddy niyo pa nga yung nag-announce kagabi. Wala po ba kayo doon? Wait, tala na, kanina ka pa hinahanap. Doc, sige, sige. Sige, pipipit na lang. Po.
Excuse me po, mga dok. Magtatanong lang po kung nakita niyo si Dr. Enriquez. Dok, hindi pa eh. Bakit? Magpapapirma lang po sana ako ng memo para sa Neurocritical Care Symposium. Uy, di ba yun yung a-attendan mo? Tagal lang ako sinabihan ni Dr. Enriquez dyan eh. Ay, opo, nandito nga yung pangalan niyo, dok. Teka lang. Asan yun? Ba't wala? Ano? Eto ano wala? Ito po, dok. Ako nag-print yan kanina, pero bakit wala? Sino nag-alis? Ba't wala yung pangalan ko? Hindi na ba ako kasali? Dalawa? Sino isa? Si Doktora Analyn Santos po. What? Well, iisa lang naman yung taong pwedeng mag-alis ng pangalan mo, Dok, kasi siya lang naman yung nandun sa may computer kanina at mayroong motibo para hindi ka isama. Sino? Si Doktora Tanyag. Doktora Tanyag! Ikaw ba natanggal ng pangalan ko sa listahan ng participants sa symposium? Pinagbibintangan mo ba ako? No. Tinatanong lang kita. Kung wala yung pangalan mo dyan, ibig sabihin hindi ka kasali. Bakit pa kasi pinagpipilitan mo yung sarili mo? Sa totoo lang, wala ka na talaga dapat dito. Sino ba nagpabalik sa'yo? Ang daddy mo. Actually, kinausap niya yung nanay ko. Sabi niya, asset daw ko sa ospital. Ang yabang mo. Hindi ka asset. Buisit ka. No! Hindi ako yung buisit sa atin. Gusto mo, tanungin pa natin sila? Ang yabang mo ah. What on earth is happening here? Bakit kayo nag-aaway? Hindi na kayo nahiya? You're both doctors! Anong problema niyong dalawa? Dr. Enriquez, natanggal po yung pangalan ko sa listahan ng symposium participants. Tinatanong ko lang po si Dr. Tanyag kung siya po yung nagtanggal sa pangalan ko. Dr. Tanyag, is that true? Tinanggal mo ba ang pangalan ni Dr. Santos? No. I vehemently deny it. Bakit ba kasi hindi mo patanggap na hindi ka nakasali dyan? Dahil ba genius ka? Feeling mo? Ang galing-galing mo? Doc, please pakisabi nga sa kanya, hindi na siya kasali dyan. Actually, si Dr. Santos ang first choice. Pero magre-resign siya, but then pinabalik siya ng daddy mo. Para walang problema, kasama kayong dalawa. Is that clear? Yes po, Doc. Good. Show's over. Everyone, back to work! Narinig mo yun? Ako ang first choice. Ma'am, kamusta po kayo? Ano pong masakit? Sobrang sakit po ng pusing ko, Doc. Tapos nagsusuka pa ako. Ma'am, may gagawin po ako sa inyo, ha? Ipipress ko lang po yung puson po ninyo kung okay lang po sa inyo. Tapos, sasabihin niyo po sa akin kung gaano po siya kasakit from 1 to 10. 1 po yung pinakawala, tapos 10 po yung pinakamasakit. Sige po, Doc. Okay lang po? Okay lang. Ma'am, aangat ko lang po, ha? Sige po. Start na po tayo. Ha? Dito po. Doc, hindi naman po talaga siya sumasakit pag pinipindot niyo yun. Masakit lang po talaga siya. Siguro mga 8 po. Ma'am, pwede po ba matanong, kailan po kayo last nagkakaon? Last month? On the 15th ako nagkakaroon eh. Regular naman. Kapag po ba umiihi po kayo, sumasakit po ba siya or medyo may discomfort po? Medyo po. Sige po, Mama. Papa-urinalysis ko po kayo. Tapos, hintayin na lang po natin yung results. Kapag nag-continue po yung pagsusuka, kailangan po namin kayong bigyan ng dextrose, gamot, at kailangan din po namin kayong i-confine. Sige po, Doc. Oh, thank you. Josephine, your analysis po, please. Thank you, Doc.
Doktora, ito na po yung urinalysis ng pasyente. May UTI siya. Okay po. Dok, yung instructions, mabasahin ko na lang sa chart, ha? May pinapagawa kasi sa akin. Oh, sige. Okay, thank you, Dok. Ako, ma'am. Mukhang tama po yung hinala po natin. Meron po kayong urinary tract infection, or in short po, UTI. Kailangan ko po kayong bigyan ng antibiotic, ha? Meron po ba kayong allergy, sakit anong gamot? Meron po. Nangati ako nung uminom ako nung tetracycline. Sige po, ibang antibiotic po yung ibibigay ko sa inyo. Nasusuka pa po ba kayo? Hindi na po. Bibigyan ko po kayo ng antibiotic, ha? Tapos, after 1 hour po, kapag hindi na kayo nasusuka, pwede na po kayo ma-discharge. Pero kapag nasusuka pa rin po kayo, wala po tayong choice kundi IV po kayo dahil susukan nyo na naman po yung ininom nyong gamot. Okay lang po ba yun sa inyo, ma'am? Okay po daw. Sige po. Tapos po, pahintay na lang din po nung nurse kanina para mabigay po yung gamot ninyo, ha? Okay po. Sige po. Thank you, Doc. Salamat. Thank you. I didn't know na nag-away si Analyn at si Zoey. It's all about the symposium, Doc. Inag-ayos ko na sila. There's nothing to worry about. Hindi uubra sa akin ang tigas ng ulo ng dalawang yon. I will discipline them whether they like it or not. Of course, Dr. Enriquez. I will support you all the way with your disciplinary action. Magsasabihan ko na rin si Zoey. Thank you po, Doc. Sige po. Pare, baka naman naapektuhan ng mentally and emotionally si Zoey dahil sa nangyayari sa inyo ni Moira. Pero wala pa naman siyang idea kung anong nangyayari sa amin ni Moira. Well, according to my friends na dumaan sa ganyan, malakas ang pakiramdam ng mga bata. Parang nararamdaman nila kapag may problema ang mga magulang nila, kahit hindi nagsasalita. Binago yung prescription ni Analyn sa chart. Anong mangyari sa pasyente? Eh, disisihin nila si Analyn. Ano pang ginawa mo? Tell me. May UTI si patient. Tapos, nasa prescription ni Analyn yung Coamox. Oh, tama naman yun. Pero, pinilitan ko ng tetracycline. Kasi allergic din yung pasyente. OMG, Zoey! Baka kung anong mangyari sa pasyente? Relax ka lang. Well, sabi naman ng patient, nangangati daw siya sa tetracycline. But you're not sure kung anong extent ng allergy ang pwede mangyari sa pasyente. Kaya labot niya ang Analyn na yan. Pwede siyang ma-fire at pwede rin siyang matanggal ang lisensya. Pero pati pasyente, madadamay. Zoey, this time, you've gone too far. Chill ka lang. I have something in mind para hindi masyadong lumala. Pero siyempre, may implicate pa rin si Analyn. And this time, she won't get away with it. Don't tell anyone, ha? Ikaw lang sinabihan ko. Tara na, I'm sure pinapainin na ng gamit yun. Let's go. Sorry sa hassle.
Dok, ito yung prescription mo, no? Isa pa, inamin ko na po ng gamot yung pasyente. Yes, please. Okay, sige po. Kunin ko lang po yung gamot sa pharmacy.